Paano makabenta ng foods or products sa mga Facebook groups? I'm Pex Reyes, video strategist. Welcome dito sa channel ko. I have nothing to sell you. I'm not an expert or a guru. I'm just a learner like you. So my goal here is to help business owners sell their products on social media effectively. I'm just sharing what I've learned so far. I'm doing this to document my journey. And maybe you'll learn a thing or two sa mga i-share ko. So, paano nga ba makabenta ng foods or products sa mga Facebook groups? Madalas ko kasi itong nakikita sa mga groups na kasali ako. Isa ng example dito is yung taga-Sampaloc group. So, taga-Sampaloc kasi ako. So, meron akong group. So, intended siya for mga taga-Sampaloc, Manila. And dito sa group na to, marami nagpo-post ng mga foods, mga binibenta nilang products. So maraming sellers dito and marami ring buyers. And kadalasan may nagpo-post doon ng mga buyers. Nagpo-post sila ng LF or looking for food trip. Ano bang food trip natin dyan? Marami ring sellers dito. So maraming nagko-comment ng mga food na binibenta nila. Ang ginagawa nila, nagpo-post sila doon sa comment section ng mga tinitinda nila. Gumagana naman to sa iba. Pero sa tingin ko, meron pang mas magandang strategy para makabenta ka. Sa dami ng nagko-comment ng mga tinda nila doon, parang nagiging spam na yung comment section and ang hirap na mamili sa sobra ng daming sellers doon. Pag mas madami kang options, parang lalong nalilito yung isip mo mamili. Merong psychology dyan kung bakit ganun. Pag mas marami yung choices, mas mahirap mamili. Ang nangyayari, parang pababaan na lang din sila ng price ng mga products nila. Siyempre, lamang din yung unang nag-comment kasi yun yung unang makikita ng buyer. Sa tingin ko, may mas maganda pang way. Ayun, bigyan ko kayo ng mga 5 or 6 tips para mas madami kayong mabenta dito sa mga groups na ganito. Advantage kung naka-turn on yung notification mo sa mga group, makikita mo sa notification mo na, uy, may nag-post. Isang technique yun, i-check mo yung post. And kadalasan naman, looking for ganito, yung mga pinapost nila. Food trip, ano bang food trip natin? Kung kayo ay isang business owner na nagbebenta ng mga products, ganun gawin nyo. I-turn on nyo yung notification nyo sa mga groups na kasali kayo na maraming engagement and maraming kasaling buyers. Yun nga, imbis na bombahin nyo yung post nila ng mga comments nyo. Number 2 tip is, why not pag merong nag-post ng looking for foods, looking for food trip, looking for pulutan, so, una suggestion ko lang naman to, try nyo kung gagana siya. Siyempre, kung kasali ka doon, meron ka ng social media page. Kung meron ka ng social media page, dapat yung social media page mo is represented by a person. Ngayon, nagtitinda ka ng barbecue. Halimbawa, barbecue tinitinda mo din. So, magandang profile picture mo and cover photo mo doon is tao. Representative siya nung brand mo. Nagluluto siya, ba nakangiti siya, hawak niya yung brand mo, hawak niya yung barbecue mo. Pwedeng, I mean, kung nahihiya kang i-post yung mukha mo, pwede mong i-ask yung barkada mo, kaibigan mo na medyo makapal yung mukha. And siya yung gawin mong representative kung wala ka pang pera, pang hire ng mga model. So, pwedeng ganon, kaibigan mo na medyo good-looking, medyo pleasing personality sana. Siya yung may hawak nung product mo. And dapat may mukha. Kasi mas nakaka-relate yung tao sa mga ganito eh. Kesa yung nakikita ko kasi sa mga page ngayon, panay ano lang, logo nilalagay nila, yung pangalan ng product nila, ng brand nila, pangalan lang, logo lang. Pag ganito yung ginawa mong profile picture, madalas hindi siya connecting, hindi nakaka-relate yung mga tao based on my personal experience. Abuski ako sa sarili ko, hindi ko ina-accept yung mga nag-a-add sa akin na logo lang, brand lang siya, wala siyang personality. Unless Nike ka or Louis Vuitton ka, kung sikat kang brand, pwede mong gawin yun siguro. Pero kahit na yung mga sikat na brand, mapapansin mo yung mga social media profile nila, meron pa rin tao, may representative. Ibig sabihin nun, may human connection. And kung beginner ka pa lang, I would suggest, huwag ka munang gumawa ng page. Gumawa ka muna ng personal account na ang pangalan is yung brand mo. Ang alam ko kasi, pwede mo rin naman siyang i-convert as page kapag ka dumami na yung friends mo. Mas maganda umpisa, lalo na sa mga ganito, sa mga group, small business ka lang. Gumawa ka muna ng personal account. Number 3, pagtas mong gumawa nito, you need to make contents. Sample ko kanina sa inyo is barbecue, yun. So, picturean mo, videohan mo, kahit ano lang yan, cellphone lang ang gamitin mo. Paano mo pinaprepare yung products mo, di ba? Para makita nila yung process mo, di ba? Kung malinis ba yung pagkagawa mo, yung pwesto mo, maganda ba yung pwesto mo, di ba? I-document mo yung ginagawa mo, pagtusok mo sa barbecue, di ba? So, pwede mo yung gawing content. And
pag gagawa ka ng content, hindi na kailangan na sobrang habang content. Ngayon. So let's say under a minute, gawa ka ng content every day. And may small business ka, dapat every day yung content mo nagpo-post ka. Bakit every day? Kasi para masanay na yung mga tao na lagi kanila nakikita. Meron ngang saying sa business world, and narinig ko rin to kay Grant Cardone, I'm paraphrasing here, parang people don't buy from you until they know who you are. Kailangan ka muna nilang makilala bago mo sila mapabili. I'm not saying all, may bibili rin ng mga tao na kahit di ka nila kakilala, bibili rin yan. Pero mas madali yung selling process kung kilala ka na nila, kung nakita ka na nila, diba? Kung familiar na sila sa'yo. Ang point dito is familiarity sa brand mo, sa product mo. Para mas madali yung selling process mo. Gumawa ka ng content every day, kahit 15 seconds lang yan. Paliwanag mo, anong ginagawa mo? Dito ako sa palengke ngayon, sa market ngayon, bibili kami ng mga ingredients, mga, halimbawa ulit, yung barbecue, bibili kami ngayon ng pork para sa barbecue namin. Tip ko sa inyo, pag gagawa kayo ng content, dapat entertaining or motivational. Kung hindi ka naman entertainer, pwede mo na lang gawing educational yung content mo. So parang ganito, yung content ko ngayon, leaning siya towards educational than entertaining, di ba? Yun yung pwede mong gawing content, yun, document mo yung process mo. Hindi ka mauubusan, di ba? Kung ano yung nangyayari ngayong araw na to. Konting pictures, konting video, pakita mo paano nyo nililinis yung isaw. So yung mga ganun, pwede nyo gawin yun sa content nyo. Pag marami ka ng content, let's say, meron ka ng at least a week of content, mas madami ng magtitiwala sa'yo. And mas madali ka nang makakabenta. So number 4, pag may nag-post na sa group, hindi mo gagawin yung ginagawa ng karamihan doon. Ang ginagawa nila, nagko-comment na sila yung product nila doon and bahala na kung mapili sila. So hindi magandang strategy yon. So ang gawin mo, kaya ako ginawang pang personal account lang yung profile mo. Pag may nakita ka doon nag-post, kunyari sa Facebook groups, i-add mo sila. And kung hindi ka nila i-accept, okay lang din, di ba? Ganun talaga. Huwag mo masamain kung hindi ka nila i-accept. Yun nga sa tip ko kanina, kung merong representative yung ano mo, profile picture mo, kadalasan yan i-accept kanila kasi may mukha, may tao, kumbaga. And bakit hindi ka nila i-accept? Kung nag-post sila doon sa group ng looking for food trip sila, looking for foods, tapos in-add mo sila doon sa mismong oras na yon, may makikita nila, uy, may nag-add sa akin, may hawak na barbecue, and nagugutom ako ngayon, tapos nakita ko may nag-add sa akin, may hawak na barbecue. Hindi ba kita i-add? Siyempre, i-add kita, di ba? Dahil gugutom ako ngayon eh, may hawak na barbecue. Ano, sino ba ito may hawak na barbecue, di ba? Check ko ngayon yung profile mo. Uy, pagtingin ko sa profile mo, uy, may process pa. Paano niya ginagawa yung barbecue niya? Paano niya? 'Di ba? Paano niya pine-prepare? Malinis. Uy, legit to. Legit seller to, 'di ba? So i-accept kanila. And then, pwede mo na ngayon sila i-message. Abangan mo na i-accept kanila bago mo sila i-message. And then pag pinessage mo sila, dapat meron ka ng ready na price list doon. Ma'am, I saw you looking for food trip, looking for food. Ito po yung tinda namin. Sama mo na mga picture. Sama mo ng price list, maganda, naka-ready na yan bago mo sila i-message. Let's say, gayahin mo yung Jollibee, di ba? Yung Jollibee, di ba meron silang A1, B1, C1. Ang gawin mo, ganun, ipackage mo na. A1, isang barbecue with rice, with drinks, di ba? B1, isang barbecue, may isaw, with drinks. Tapos, lagay mo rin sausawan doon. Para hindi mo lang ibebenta yung isang stick. Utensils, di ba? Sama mo ng sausawan. Isang package na siya. Hindi na magre-reklamo yung buyer mo na, uy, ba't walang kutsara? Uy, ba't walang sausawa? Kunyari, C1 yung pinili niyang option, may price na doon, ay gusto ko yung C1. Ngayon sa message mo, isama mo na rin doon kung free delivery ka ba, kung may charge yung delivery mo, kung may delivery fee ka ba, ilagay mo na rin doon sa message mo pag minessage mo siya. Kahit di kanya in-accept, i-message mo pa rin siya kasi, alam mo, may ginagawa lang siya, hindi kanya kagad na-accept. At least makikita niya yun sa notifications niya, di ba? Na may nag-a-add sa kanya. Meron talagang hindi mag-a-accept, pero kung in-accept ka niya, malaki na yung chance mo nun na makabenta. O syempre, medyo biased din ako dito. Mas maganda talaga yung mga content mo is video. Kasi yung video, ano yan, mas mataas yung engagement ng video kaysa sa mga photos-photos lang. Mas malalim yung connection na nagagawa ng video kaysa sa photos. So yun nga, medyo biased ako dito kasi video creative ako. Pero mas maganda video yung gagawin natin, contents. Isa pa sa maling nakikita ko sa ginagawa ng mga sellers is pag meron nagtatanong sa mga page nila or sa mga post nila, ginagawa nila, nire-replyan nila sa comment section ng
PM ma'am, PM niyo po ako. So maraming nabibwisit na ganun. Huwag mo na siyang utusan ha. I-PM ka niya. Ikaw na mag-PM sa kanya. Yun nga, and then pag pini-PM mo siya, isama mo na yung mga price list mo dun. Nakalagay na lahat yun. Pipili na lang siya kung ano, A1, B1, C1, di ba? Mas madali. Mas madali yung buying process nila. Huwag mo na silang pahirapan. Kasi yung mga tao ngayon, medyo tamad na yung mga tao ngayon. And gusto nila instant na yung mga bagay. So, bigay mo yung gusto nila. Pwede kang mag-comment dun sa inquiry nila. Ma'am, nag-PM po ako sa inyo. Check nyo na lang. Nandun na po yung mga price list natin. And kapag kami nagalit kung bakit hindi mo pa sinasabi yung price list, ang paliwanag doon is, hindi ko po kasi nilalagay yung price para tumaas yung engagement ng post ko. Kasi pag mas maraming comment, mas maraming nagtatanong how much, mas tumataas yung engagement and pinupush ng Facebook yung post na yon para makita pa ng maraming tao pag maraming engagement. Gusto ko rin na tumaas yung engagement ng post ko and mas ipush siya ng algorithm ng Facebook para mas marami pang makakita, para mas marami pang makabili ng products ko. Yun lang po yung dahilan ko, kaya hindi ko po muna nilalagay yung price. Kaya sa mga buyers, huwag din kayong magalit kung hindi nilalagay yung price agad. Yun yung dahilan nun. Unless hindi nila alam yung ganun yung dahilan nun. Pero para sa akin, yun yung dahilan nun. Kung bakit hindi kaagad nila nilalagay yung price sa post nila. Yun yung 4 tips ko na pwede kong i-suggest sa inyo para mas makabenta kayo sa mga Facebook groups. Yan, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, subscribe now para naman tumaas yung engagement ko. And dumami pa yung mga panood nito, marami pa tayong matulungan. Yun, wala naman akong ibebenta dito. Gusto ko lang i-document yung journey ko. Yun yung aasahan nyo dito sa channel ko ngayon. Medyo matagal akong hindi nag-post dito sa YouTube ng long form. Pero I'm looking into mga ganitong content. Mga paliwanag about psychology ng buying. Paano mas mapapabilis yung pagbenta nyo. Paano mas magandang strategy para mas makabenta kayo. And I'm looking to help. Yan, yung mga small business owners and other brands na hirap makabenta. And yun, subscribe kayo. Add nyo ako sa Facebook, Pex Reyes. Add nyo ako sa TikTok, Pex.Reyes. Mapanood nyo pa yung iba kong video na kagaya nito. Yun lang guys, and I'll see you on the next vid.